Mabuhay Kapisanan Kasaysayan Pilipinas. Ayan, makasaysayang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Welcome to Vibal Group, Kasaysayan Kaysaya. Yan. Una po sa lahat, siyempre binabati po natin ang ating mga kasama po dito sa Vibal Group. Wala akong iba kundi ang ating El Presidente Gus Vibal, Christine Mandigma, ang ating marketing head Rio Brihin Olim, Kim Car Laurente, Benis Balboa de la Cruz, Jessa Pumar, Sara Sunga, Richard Laildino, at siyempre si Budjay Sedutan, Jose Aurelio Sedutan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay ng pagkakataon sa akin dito sa napakalakas nating Facebook page, Vibal Group. Vibal Group. No, na talaga lumakas po talaga yan sa panahon ng pandemya. No? At ito pong ating show ay tatlong taon na, from 2020, 2021, 2022, 2023, at sa Agosto 2024. Alam nyo, malapit na Mayo na. Di natin ang June, July, August, tatlong buwan na lang, anibersaryo na naman natin. Apat na taon dito sa Vibal Group. No? To its fifth year. Ito, salamat po ng marami sa Vibal Group. Walang sawa ninyong pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Ayan. Okay. Sige, ganito po ano. Ano ba ang gagawin natin? Sige. Batiin muna natin yung ating mga, ayan o. Oh. Yoshijo Yorimoto Kingo. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo. No? Sino pa ba ang pwede nating batiin dito? Xiao Chua, taka lang ha. Ito, syempre, nandyan po ang ating mga kasama. Si John Edward San Juan, hello. Si Hazel, J.R. Ababaw, Rich Dedal, Edmund James Kiambao, Andre Lupera, hello, Andre. Matthew Bautista, pangarap ko na maging katulad nyo. Salamat po, maging historiador, opo. No? Isa lang ang Xiao Chua, pero pwede po kayong maging Matthew Bautista. Ayan. Isang historiador. Kyle Antonio Fabila, watching from Alicia Isabela, PNU North Luzon Campus. Wow, 180 viewers po tayo. Ano? Rian Tambor Terrado. Hello po, shoutout po sa Datamex Valenzuela. Ayan, medyo nawawala yung ibang nauna. Pasensya na kayo. Ano? Dexter Anod, what's out po. Dexter Anod, watching from Canada. Ayan, tapos si Rainier Reyes, St. Mark Rainier Reyes, Santiago, Kojo, no? Mula sa Datamex. Ano yung Datamex? Oh, I miss this discussion. Joy Catherine Carmona Julito, Rich Dedal, Edmund James Kiambao, Tomodachi Amigo Estoconing from Negros Oriental, Kyle Antonio Fabila, watching from Alicia, Isabela, PNU North Luzon Campus, JB Sipagan, from Marvin Lucinicio, pagbati from Valenzuela, o ng Valenzuela, Remy Bedanyo, Al Francis Lay Bacordio, Datamex Caloocan. She's a school. Oh, Neil Vivas. Oh, Neil Vivas, Mark Rainier Reyes Santiago, Adrian Miranda from Dasma, Cavite. Hello, Adrian. Marcel Migulias, Valenzuela. From Valenzuela, Aaron Beriguela. Maritrix Sinieto, Nielo. Flor de Guzman, watching from Muntinlupa National High School, Lisel Ortega Rivera. David Madarcos, Rich Dedal, shout out kay Paul Razel Paraino. Si David Madarcos from Datamex din siya. O James De La Cruz Dalagtag, Jana May Elish Largado Polo, Annabel Legaspi, shout out to Toy Mulak from Diploma, Giancarlo, Marie Trixinielo, Aaron Berigela. Ang dami nagpapashout out. Sha Alonso, 200 na. Ira Crizel, Rich Tomodachi, hello. Siliman University Graduate School, shout out daw. John Kiel Gabata, good afternoon from Datamex Valenzuela branch. Ano yung Datamex? Sa school? Sa school ba yan? O, shout out Fatima, Brent Jacob, sabi. Giara Babaw, Edmund James Kiambao, shout out kay James Brian Damayo. Opo. Oo, school kayo. Sino teacher nyo? Robic Abasalo. Oo. School po yung Datamex. O, David Madarcos. Joshua Caranay. Parang Datamex, parang ano eh, computer shop. Oh, Jopan, Bagalay,
Ayan. Remy Bedanyo, Annabelle Legaspi, Sunshine Ramos, Leiba Jimboy, Mark Rainier Reyes Santiago, Pau MG, Ambi Jugo, hello Jay, si Jay Ababaw, hello Jay Ababaw, thank you. Melody Aranya, Inga Chavil, Sunshine Ramos, sandali, basahin ko lang yung naunang mga sumagot, no? Si Arvin Pingul, nandito. David Madarcos, BSIT 2A, Russell Migulias, John Kiel Gabada, Edmund James Kiambao, Ruel Encinares, Rian Tambor Terrado, Julia Villapaca, Rich Dedal, Valerie Ron Echabia. Meron pang isa si ano eh, yung Ruso ang pangalan. Tabarish. Nakalimutan, wala na di. Yan, si Inga Chachavili. Yan. Inga Chachavili. Nakalap ko na kanina pa. Oo. Melody Aranya, etc. Okay. Yan na muna. Mapapagod tayong masyado. Okay. Siguro po, bago natin simulan ang ating topic para sa ngayong araw na ito, atin mo muna tingnan ang mga paalala mula sa Bibalgo. Bertong Kunat! Darion Gagol! Ano tong balita pinagkakalat mo dito sa baluarte ko, ha? Anong balita? Huwag ka na magmaangangan pa! Ayun ba? Ha? Hindi ba totoo naman? Nasabi ang lunas sa COVID. Alam mo ba kung nasan na bulkan ngayon? Nasan na agad talaga yun? At higit sa lahat, fake news talaga yung ads revolution. Ungas ka ba? Ano ba pinagsasabi mo? Saan mo pinagkukuha yan? Siyempre, nag-research ako, no? Sa Tuktok University. Palibasok kasi at umugot ka na at laos kaya hindi mo alam yun. Ano, ha? Lord naman! Magpaulan ka naman ng katalinuan! Reliable source of information, sari-saring content na isinulat ng mga eksperto, mga librong de kalidad na abot hanggang sa doomsday, tumawag ka lang sa akin. By the way, hindi ako si Lord. Ako si Vibal. Opre, tingnan mo to. Di ba sabi ko sa'yo, totoo ang EDSA Revolution? Ah, oo nga no. O tapos ito. Wala pala talaga sa Naga ang bulkang mayon. Sabi ko sa'yo eh. Alright, mga kaibigan. Yes. Okay, so ngayon po, teka lang ano. Maglalagay lang tubig dito. Sige, ganito. Ang ating po topic, of course, ay wala pong iba, kundi ang bathala. Zeus Salazar. Ayan. Bathala siya, hindi dahil ang tingin niya sa sarili niya ay Deus o Diyos, kundi dahil siya po ay ano siya? Siya po ay ano, no? Ang kanyang direct translation ng kanyang pangalan ay Zeus. No? Kumbaga yun ang kanyang direct translation. Ang Zeus po kasi sa sa ano? Ito Latin ba yan? O Griego? O Zeus ay Diyos. No? Diyos. Kaya ano siya? Bathala. Bathala. Yun ang tawag sa kanya. Hindi dahil akala nila dahil ang yabang-yabang niya, dahil Diyos ang tingin niya sa sarili niya. Hindi. Kasi di ba, si Dr. Salazar po ay nagbibigay siya nagpapalaganap siya ng wikang Pilipino. Na sabi niya, dapat gamitin natin ang wikang Pilipino. Kaya yun ang translation ng kanyang, kaya bathala ang tawag sa kanya. Okay? So, siguro maganda, tingnan muna natin, sino nga ba si bathala? Oh, maganda matingnan natin sa pamamagitan ng pagtunghay sa ilang mga video. No? So ano ba natin 'to gagawin? Ah, ito, teka lang ah. So tunghayan natin yung ilang video tapos discuss natin ano ba yung pamana ni Zeus Salazar sa ating bayan. No? 90 years old, ma'am sir, no? 90 years old, 90 taon.
napakalaking pag-ano niya, no? Pagkakaroon niya ng ano. So, i-celebrate, some of the videos were shown in the birthday party of Dr. Salazar noong nakaraang Monday, April 29 yung birthday niya. So, nagpunta yung kanyang mga malalapit na kaibigan, kaanak, no? Actually, hindi ko makuha yung pictures ngayon. And by the way, 202 viewers po tayo, ha? 202 viewers po tayo ngayon. Salamat po sa inyong panonood. Teka lang, natigil ba yung ating ano, broadcast? Oo. Hindi, teka lang, ha? Oo, sorry. I-reload natin. Oo. Sige. Ayan, okay, sorry. Okay, sige. Thank you. Sige. Puntahan natin yung isang pagpapakilala natin kay Seyo Salazar. Kinukuha natin yung pictures, mamaya siguro makukuha natin yan habang nagdi-discussion. Kasi ako lang ang gumagawa niyan dito, eh. So, wala naman tayo kasi, saka hindi naman ito parang malinis na broadcast, kumbaga. Kaya, ano, no? We're doing our best here. So, sige, punta natin yung tribute ng Philippine Historical Association kay Dr. Salazar para makilala natin kung sino itong ating dinadakila ngayong araw na ito, no? Para sa kanyang 90 taong kaarawan. Bakit ayaw? Bakit ba ayaw nito? Yeah, okay. Ito po. So ito po ay isang background sa isang kontribusyon ni Dr. Salazar sa ating kasaysayan. Makilala natin siya. Yayamang ang kapisanang pangkasaysayan ng Pilipinas, ang pangkarangalan at pangprofesyonal na kasapian ng mga Pilipinong guro at historyador ay nag-aambag sa pagpapalaganap ng nasyonalismo sa pamamagitan ng pang-araw-araw na gawain ng ating lupong tagapangasiwa at mga kasapi nito. Yayamang ang isa sa batayan ng pambansang pagkakakilanlan ng ating multi-etniko, multikultural at multilingual na kabuuan ay ang batayang kalinangan ng lahat ng ating 171 mga wika, ang ating pagkakakilanlang Austronesiano o Malayo. Yayamang sa mga historyador at akademikong nagsusulat ukol sa kabias ng Austronesiano, si Professor Zeus A. Salazar, PhD, ay kinilala bilang siyang pinakamaraming ambag sa pagpapaunlad ng isang pagkakakilanlang panmalayo sa pamamagitan ng kanyang pagpupunyagi bilang isang scholar. Yayamang ang corpus ng mga akda ni Salazar, kabilang ngunit hindi limitado sa kanyang mga artikulo sa mga journal, mga eskolastiko sa Naysay, at ang kanyang maaklat na Malayan Connection, ang Pilipinas sa Dunya Melayo, at ang Pilipinong Banwa-Banwa sa mundong Melano-Polinesiano, ay kinikilala bilang ang pinakamaunlad na pagdalumat sa kasalukuyan ng isang bersyon ng panmalayanismo bilang isang malay na pampulitika, pangkalinangan at akademikong proyekto. Yayamang sa pagbabandila ni Salazar sa mga konseptual at kultural na dalumat na nanaig sa mundong malayo-polinesiano ay hindi lamang nakaambag sa pagpapalakas ng pambansang pagkakakilanlan ng mga Pilipino kundi sa pagkukonekta sa kanila na tila isang kanluraning mamamayan sa kanilang mas malalim na pagkakakilanlan bilang bahagi ng Dunya Melayo. Yayamang kinakatawan ni Salazar ang mga pagpupunyagi ng mga historyador at guro na mag-ambag hindi lamang sa pagbubuo ng bansa, kung hindi maging sa pagpapalakas ng kamalayan sa ating pagkakakilanlan na kabilang sa Timog Silang Asya tungo sa ASEAN integration. Sa makatwid, ipinapasya gaya ng pagpapasyang ginagawa ngayon ng kapisanang pangkasaysayan ng Pilipinas, nakilalanin si Professor Zeus Ataiza Salazar, PhD, bilang pangunahing tagapagsulong ng pagkakakilanlang panmalayo sa akademya. Nang sa gayoy, maging inspirasyon siya na ipagpatuloy ng mga Pilipinong scholar at guro ang mahalagang gawaing kanyang nasimulan. Pinagtibay ng buong lupong tagapangasiwa ng kapisanang pangkasaysayan ng Pilipinas sa Manila Hotel ngayong 14 ng Setyembre sa taon ng ating Panginoon,
2,017. Yan. Salamat kay Oswald Santos at sa Project Binta na ngayon may bahagi ng Project Saysay para sa pagbabahagi ng video na yan sa atin ni Dr. Salazar. So, una sa lahat, siguro, bago natin puntahan, okay, sige, maganda siguro, pakita rin natin, bago natin puntahan yung ilan sa pang mga larawan niya, no? Siguro, kailangang... Baka meron kayong mga alaala, paano nyo ba nakilala si Dr. Salazar? Ayan, baka gusto nyo magkwento, lalo na yung mga nakakakilala sa kanya. No? Kasi ito pong si... ayan, may nagtatanong na dito, no? Kausapin nyo si Arvin Pingol. Nandito siya sa broadcast ngayon. Ayan, no? Saan nakakabili ng mga aklat ni Dr. Seus? Abe Gerald Tesalona Parungaw. Mabibili po yan kay Arvin. Tanungin nyo siya. Siya ang nakakalam ng mga kung paano mabibili ang aklat ni Dr. Salazar. Ayan. So sige. Ano pa, no? Siguro paano ko siya unang nakilala? Una, kasi ganito yan eh. Naging guru ko sa kasaysayan si Dr. Carlos Tatel sa UP. At isa sa pinarinding si Dr. Carlos Tatel sa amin ay itong bagong kasaysayan na monograph number 11. Ang bagong kasaysayan sa wikang Filipino, Kalikasan, Kaparaanan, Pagsasakasaysayan ni Professor Atoy Navarro. Okay. So itong nakalagay bagong kasaysayan. Ano ba yung bagong kasaysayan sa wikang Filipino? So pag sinabi nating bagong kasaysayan, ito yung paghahalo ng dalawang tradisyon. So ano ba yung unang tradisyon? Yung unang tradisyon ay yung historia. Okay, ano yung historia? Ito yung history sa West na nakabatay sa dokumento. Oh, nakasulat. O si Divista, ebidensya, may metodo. Oh? So yun yung historia, history. Kaso ang problema, ang piniprivilege lang ng mga nakasulat, especially sa mga bansang katulad ng Pilipinas, ay yung mga mayayaman, ay yung mga makapangyarihan. Ang mga ninuno natin, hindi sila nagsusulat masyado, sila ay nagsasalaysay. Kaya nga sinasabi ni Salazar, kailangan tingnan natin ang kasaysayan, hindi lang sa mga dokumento, kundi ano yung kaisipan ng tao na nakasulat sa mga kwentong ipinapasa nila. Hindi necessarily totoo ang mga kwentong ito in a verifiable way, pero nagtataglay ito ng mga mentality. Alam nyo, yung mentality ay pag-aaral ng kasaysayan ng kaisipan na nanggaling po sa Annales School sa France. No? Yung school, yung pagtitingin, hindi lang doon sa political events, kundi sa everyday life at mga kaisipan ng tao. Ano yung tumatakbo sa isip nila? At isang paraan para makita ito ay sa pamamagitan ng kanilang wika, kultura, pagsasalita. No? Ano yung kanilang mga sinusulat? Ano yung kanilang mga binabasa? No? Na pinakita yan ni Reynaldo Ileto sa kanyang Passion and Revolution. So yun yung kasaysayan na tradisyon. Sinabi ni Salazar, siya ang nag-define yan. Sabi ni Salazar, ang kasaysayan, pag dinedefine natin ng history sa Pilipinas, dapat kasaysayan kasi nagmula sa isang salita. At ito'y salitang ugat na saysay. Pag sinabi natin saysay, ibig sabihin dalawang kahulugan. Ano yung kahulugan na una? Kwento, salaysay. Nagkukwento, nagsasaysay po kami ng aming mga karanasan ngayong araw na ito. Yun yung saysay, mga kaibigan. So, ngayon, yun yung kasaysayan na pagkukwento. Eh ano naman yung ano? Yung isa pang kahulugan ng kasaysayan. Pangalawa, itong saysay ay ano ba ang kahulugan, katuturan, kabuluhan, kahalagahan? Meaning, sense, relevance, importance. Okay? Hello Margo, Vanessa.
Hello, Noela May Orozco. Congratulations sa bago nating table at sa bago nating cabinet. Na sana hindi na tayo ipisin. Hello, my favorite signer, Ai Gabriel. Glenn Nelson Bautista, best historian daw and Sir Ambet. Sino si ano? Si Seus? O si Sir Ryan Palad. Hello. Isa ring tagasunod ng mahal na Dr. Seus Salazar at pinakita niya sa kanyang mga gawa bilang historiador sa Tayabas. Ayan, no? Thank you po, thank you po. Okay. So, salamat po. Anyway, so yun na nga, no? Ang kasaysayan ay kwento na mayroong o salaysay na mayroong kahulugan, kahalagahan, katuturan. Kaya doon nabuo ni Seus Salazar yung isang definisyon na tinatawag na sinasabi natin ng kasaysayan ay mga salaysay na may saysay. Tungo sa sinasalaysay ang grupo ng tao. Kasi itatanong mo, kung ito ay may saysay para kanino ang kwentong ito? Doon na tinatanong mo yung political question. Ano ang saysay? Para kanino ang saysay? Yun ang pinakamahalaga eh. Para kanino ba ang ginagawa natin? E di para sa tao. Diba? Para sa tao. Para sa tao, sa grupo ng tao. So review natin. Ano? Review natin. Hali kayo. Review natin. Ang kasaysayan ay mula sa salitang saysay bilang kwento at saysay bilang kabuluan, kahulugan, kahalagahan at katuturan. So, ang tanong, may saysay para kanino? Kaya sinagot ni Salazar yan. Mga salaysay na may saysay para sa sinasalaysay ang grupo ng tao o saling lahi. Saling lahi. So, saling lahi, ang nagdagdag na nun, si Benerasyon, Jaime Benerasyon. Sa kanya nanggaling yung pati saling lahi. Grupo ng tao o saling lahi tayo, di ba? Isang generasyon tayo. Oh, thank you, Margo, sa pakikinig mo. Okay, sabi ni Joshua Orogan. So, ibig niyo po sabihin po, kapag tinuro siya, dapat multi-aspect siya. Politika, ekonomiya, at pang-araw-araw na buhay ng Pilipino. Yes! Ano bang may saysay sa Pilipino? Kultura. Hindi lang politika, kultura. Kaya hindi lang mga presidente ang dapat. Dapat yung mga kwento ng taong bayan. So, alimbawa, imbes na sabihin natin na kwento ng mga pinuno, ano yung naranasan ng mga tao sa mga pinunong yun? O, di ba? Kasi ganun, di ba yung mga Spanish? Pag Spanish period, at tinitignan lang yung mga may record, yung mga mayayaman, ito yung ginawa ng mga makapangyarihan. Pero ang mas magandang tingnan, ano yung naranasan ng tao nun? Yun ang mas gusto ni Seus Salazar na talakayin. Yung perspektibo ng tao. So, yun yung kanyang isang ambag, ha? Isang ambag niya ang definisyon ng kasaysayan. Bilang mga salaysay na may saysay para sa sinasalaysayang grupo ng tao. So, yan yung tinuro ni Carlos Tatel sa akin sa pamamagitan ng libro ni Atoy Navarro. Now, ang sinasabi dito, yung saysay ng kasaysayan na nagpapakita ng kultural na aspekto, isasama mo siya, kakasalin mo siya doon sa tinatawag nating metodo ng West. Kasi di ba may history tayo na Western, documents-based, evidence-based. Yung metodo, yung rigor, yung ibig sabihin yung pagtingin sa ebidensya, yung pagkalap ng ebidensya, yung pagtingin sa mga ebidensya, ang maganda dyan ay isasama mo yon. Yung rigor, yung pagtingin sa primary source, secondary sources, yan ay isasama mo doon sa pagtingin mo sa isang pangyayari. Doon sa may saysay. So, ang saysay ng kasaysayan, isasama mo yung metodo, nagkakaroon tayo ng tinatawag na bagong kasaysayan. Yun yung bagong kasaysayan po. Na tinalakay ni Atoy Navarro, yung metodo. Pero yan ay galing kay Salazar. Yung ideya na yan ay galing kay Seus Salazar. At bakit sa wikang Filipino? Mamaya natin pag-usapan yan. Pero yun na nga, nakilala ko si Salazar dahil sa mga aklat na ito. Actually, ito yung original na natanggap ko nung ako ay na binili ko nung ako ay nasa high school, college. Ayan yung pirma ni Atoy Navarro.
Mabuhay ang, at ito, natanggap ko to noong July 2, 2001 pa, oh. Aklat ni Atoy Navarro, isa sa mga liwanag ng pata, ng ano no, ng bagong kasaysayan. So si Seyo Salazar ang tinuturing nating ama ng bagong kasaysayan. So number one, kasaysayan, pamana niya 'yan, yung definition. Number two, bagong kasaysayan, pamana niya rin 'yan. Diba? So, ang problema kasi noon, siyempre, there was a time na nagkaroon ng politika. Hindi na natin masyadong i-discuss yan. So medyo low-key yung pagtuturo ng pantayong pananaw sa UP. Kaya nangyari dyan, parang hindi binanggit eh yung pangalan. Tinuro, pero hindi binanggit, no? Yung pangalan. Pinabasa lang yung readings. Ayun pala yung pantayong pananaw. Diba? Pero natutuhan ko yun. So, magpapasalamat ako dyan sa aking unang guro, si Dr. Carlos Tatel Jr. Okay, eventually, napanood ko siya sa isang forum tungkol sa Tasaday. Sa PH, anong ano yun? 209 ba yun? Yung AVR ng Palma Hall? Grabe, ang sungit! Ang sungit! May late na dumarating. Pinagalitan niya yung mga dumarating ng late. Tapos yun na nga, di ba, pinagkukwentuhan na ng mga alumni na si Dr. Salazar terror yan kasi siya yung nagbabagsak ng kalahati ng klase na graduating sa kanilang thesis. Pero ito yung sinasabi, lahat ng natuto kay Dr. Salazar, lahat ng natuto, sinasabi talaga napakagaling na teacher. Oh, napakagaling na teacher. In a sense na, but mahahasa ka talaga sa sobrang higpit niya. Oh? So, at talagang ang mga expertise niya dahil nag-aaral siya sa Sorbonne, 'yun ang kanyang doctorate, no, yung tinatawag natin na ethnology, tinapos niya na PhD in ethnology sa Sorbonne, University of Paris. Tapos nagturo siya sa Europa. Marunong siya ng kasaysayan ng Russia, ng Alemanya, ng Europa. Yan yung mga tinuturo niya noon. Liban pa sa may galing din siya sa kasaysayan ng Southeast Asia. No, dahil nga siya yung tagapanguna na banggit na kanina, number 3, Pan-Malayan identity. Yung thesis niya sa Sorbonne ay tungkol sa mga anito. At paano tinitingnan ng mga ethnography ang anito sa buong Southeast Asia? Kaya siya ethnologist. Ano yung ethnologist? This is more than an ethnographer. And hindi naman more than. It's kasi di ba may ethnographer tayo. Yun yung pupunta sa mga field. Pero yung ethnology, kabisado niya lahat ng ethnography. Tapos ginagawa niya ng isang malawakang pagtingin. Yun ang ethnology. So yung ethnography, anthropology, ethnography, yan yung pagtingin sa mga grupo. Kayo, titingnan mo sa malakihang area yung mga grupong ito, ano yung mga commonalities nila. Yan ang isang pamana ni Salazar. Yung Pan-Malayan identity. Sa thesis pa lang niya yan. Tandaan nyo, bago pa yan, 1955, summa cum laude siya sa UP. Nagtapos siya sa history. Okay, so nagpunta siya sa Europa, nagturo siya doon, pero eventually, nagbalik siya sa Pilipinas upang ipalaganap nga itong kasaysayan na makapilipino. Pero, ay, yan, Rex Dedal, hindi ko naging teacher si Dr. Salazar. Kasi noong 2001, noong napumasok ako sa UP, ako po ay, ano na noon? Ako po ay, si Dr. Salazar po ay kakaalis lang sa UP. Opo, kasi nag-retire po si Dr. Salazar, no? At yun nga, eventually naglasal siya, hindi ko na siya naging teacher. Siguro sinuwerte ako, ano? Kasi sa totoo lang, kung ako siguro yun, baka hindi ko nakayanan. So ikukwento ko nga, kinikwento ko nga itong kwento ko, so ito na, sinasabi natin yung pamana ni Salazar, saysay ng kasaysayan. Number 2, yung bagong kasaysayan. Pangatlo, yung
Pan-Malayan identity, yung pagiging multidisciplinaryo ng kasaysayan ay salasab din yan eh. Kasi pinakita niya, hindi siya nag, alam mo yun, MA history, BA history, PhD history, hindi. Nag-ethnology siya kasi nakikita niya yung kultura, pag-aaral ng mga kultura, makakatulong yun sa kasaysayan. Kaya, well, alam nyo, yung alignment, bullshit yan. Bimuin mo, may magsasabi sa akin, hindi ko na lang sasabihin kung sino. No? Eh, hindi ka na historiador. Kasi, nag-anthropology ka na, PhD. Sabihin ito, mga lukulukong ito. Mga hindi kayo natuto kay Salazar. Dahil lang historian, dapat multidisciplinary. Nakita nyo si Francis Sialogo? Di ba population ng ginagamit? Oh, si Atoy Navarro, health sciences. Ang dami-daming mga multidisciplinary. Nakakatulong yung mga disiplina na yan. Philippine Studies nga, tatlong disiplina eh, ang inaaral. Para maging multidisciplinary, hindi ibig sabihin nababawasan yung pagka-historiador mo pag gumagamit ka ng ibang disiplina. So, it's so absurd to say, I'm not a historian anymore just because my PhD is anthropology. Kalokohan yun. Alright? So yan, oh, pang-apat na, pagiging multidisciplinaryo ng kasaysayan. Dr. Salazar. Oh. Diba? So, yan ang tinitingnan natin yan. Okay, sige. So, ang sungit niya, nakita ko siya doon sa Tasaday. Kasi isa pang ano niya yan, yung siya yung isa sa nag-expose through linguistics na hindi pwedeng Stone Age tribe, yung Stone Age group of people, yung sinasabi na ni Amanda Elizalde noon, panahon ni President Marcos, na may Stone Age tribe tayo na hindi pa, since Stone Age, hindi pa nagkakaroon ng contact with the outside world. Eh sinabi ni Salazar, sinopla niya agad yan eh. Yung mga words ng mga Tasaday ay ito yung mga words na related to Manobo. Oh, sige nga. Ganito maganda. Tignan natin yung sinasabi ni Salazar tungkol sa Manobo. And by the way, kung may alaala kayo kay Dr. Salazar, naging estudyante ba niya kayo, na-meet niyo siya, anong natutuwa niyo sa kanya, isabihin niyo at babasahin natin lahat yan sa ating pagdiriwang ngayon kay Dr. Salazar. O sige, tingnan natin yung isang ano niya, yung isang video niya na in-explain. Ito, matatawa kayo dito kasi Inglesero siya dito. O, nag-i-English yung nag-i-English dun sa mga international channels. So, ito, a rare video of Dr. Salazar speaking in English about the Tasaday. Okay, please watch this. This is two documentaries, yung huli, yung Nova documentary. Ito 2020, si Barbara Walters ang nag-present. Barbara Walters, the great Barbara Walters. Sino ba Pilipino ang pinresent ni Barbara Walters? Walang iba, Seyus Salazar. Okay, sige. Hello, Teacher Danilo. Hello. Valenzuela City Library, para daw mabasa ang ilan sa personal books ni Seyus Salazar. At tumalino tayo katulad niya. Nandun po ang kanyang collection, dinonate niya po. Donation, hindi lang loan. Ako, loan yung sa akin. Yung kay Salazar, dinonate niya na po sa Valenzuela City Library. At may Seyus Salazar collection doon. Okay, panoorin muna natin si Dr. Salazar sa kanyang pagtalakay ng mga flaws ng Tasaday as a Stone Age group of people. Professor Zeus Salazar had published an article back in 1971 pointing out linguistic discrepancies in the vocabulary of what were supposed to be non-agricultural cave dwellers. There was a term for planting. There was a term for seed. There was a term for mortar. And there was a term for the roof of a house. So I couldn't see why they could have living in caves. It didn't fit. It didn't fit. Also, the language didn't fit. Dr. Zeus Salazar of the University of the Philippines was the first to question the authenticity of the Tasaday almost as soon as they appeared in the early 1970s. On that genealogical
At the 1988 meeting, Dr. Salazar cited dozens of inconsistencies in the early data. All of this can be checked by going to the area. Yeah, at the very outset, I suspected that there was something fishy with the story of the Tassadai. For one, I have reasons to believe that their tools are not real tools for the Paleolithic age. The Tassadai tools do not have shapes which, for instance, you would find in these Neolithic tools. You would find the same shape hundreds of times in the archaeological excavations. Specific forms for specific purposes, whereas the Tassadai tools would be of almost any shape. They just pick them up from the riverbed and tie them up, hafted them, and you had the tool. The hafting itself is quite strange, quite haphazard, and rather loose, so that if you shook them with much vigor, the stones would fall off. My suspicion is that they probably saw a lot of Hollywood movies before they set up this hoax. They possess the word Diwata, which is a Sanskrit term for God, divinity. This word could not have entered the Philippines earlier than the 14th century. The argument continues in the same impassioned tone it took on at the 1988 World Congress when journalist John Nance, who had popularized the Tassadai in the 1970s, found himself face-to-face with his detractors. This is the ugliest, the most disgusting, the most disgraceful story that I've ever been involved in. The reason why it took off is I think it was a combination of second-rate science and fifth-rate reporting. There are no authorities in science. Even the greatest authorities are liable to be questioned about their data. I mean, you keep saying those things and dismissing this, and you say that after I sit there and listen to Judith Moses, and this gentleman supports her, I mean, what can I do? She is just liable and scandalized me. So yun po, no? A rare photo, a rare video footage of Dr. Salazar speaking in English to an international audience. Kasi, di ba? Oh, kasi sa pantayong pananaw naman, kung kausap mo yung foreigner, pwede ka namang mag-English. Di ba? Oh, sabi ni Joshua Orogan, so matibay niyo po na masasabi po na nagkaroon na yung diversion sa pag-aaral ng history at kasaysayan noong sinimulan ni Dr. Cio Salazar na dalumatin ito sa sarili nating pananaw. Nabanggit niyo po kasi na after niya makapagturo sa dayong bansa at bumalik sa Pilipinas, ay doon pa lang po pagsisimula ng pagbabago sa metodo ng pagtuturo ng history. Well, ito na nga, ano. So, kwento ko lang. Eventually, nakita ko siya sa isang, ano, habang naglalakad ako sa UP, doon sa freshman walk, malapit doon sa engineering. Nakita ko si Dr. Salazar, di pinuntahan ko ngayon, tsaka binati ko, at nagpalitrato ako. At eventually, pinupuntahan ko na siya sa bahay. Ano, wala ba akong may picture ni Dr. Salazar dito nung nagpalitrato ako sa kanya? Ah, ito. September 30, 2004. Ito po, no? Yan ang picture namin ni Dr. Salazar sa freshman walk na tinatawag, no? 2004 ito. Ito ay, ako ay fourth year college. Ang gwapo ko pala nun. Kita nyo yan? So, na-meet ko siya, oh, at nagsabi ako, pwede po, ano, bumisita, ano, nagkaroon ng UP Likas 2005, bago ako nag-graduate, ng isang forum kung saan pumunta kami sa bahay niya at in-explain ni Salazar yung pantayong pananaw. Alam mo, pag binasa mo yung pantayong pananaw, sorry Dr. Salazar, ah, mahirap siya kasi malalim yung Tagalog, yung Filipino niya. No? So kailangan mo siyang basahin ng paulit-ulit. There was a time na hindi ko siya totally naintindihan. Nung in-explain ni Salazar sa amin, doon ako natuwa, naintindihan ko kung ano yung pantayong pananaw. Nung in-explain na niya sa akin, sa amin, doon sa grupo ng Likas, kung ano yung pantayong pananaw na yan.
So eventually, dati yung bahay pa niya sa Burgos, Gombursa sa UP. At pinupuntahan ko siya doon, minsan pinupuntahan ko siya sa gabi. So, tapos yun, masaya kasi bibigyan niya ako ng libro, binigyan niya ako ng ethnic dimension, yung isang una niyang publikasyon tungkol sa tripartite view of Philippine history. No? Nandun. So, ayan, wala daw nagbago sa itsura, Joshua Rogan. Huwag ka naman mag-bola. Ayan. Sabi ni Regadem Marnil Biernesa Nemenso, o bathalang Zeus. Ito yung historiador na dapat pamarisan. Napakagaling na historiador. Idolo ko po ang bathalang Zeus. Zeus, sabi niya. Yan. So, eto, no? So, by the way, ito yung Damalayan Connection. Ito yung nakasulat sa maraming wika. Nakasulat siya sa Filipino, nakasulat sa Ingles, at nakasulat sa French at sa German. So, mayroon iba-ibang nandito yung kanyang papel tungkol sa mga anito, no? At dito pinapakita yung kanyang ano, no? Napagandang aklat. Yung kanyang kontribusyon sa Pan-Malayan identity. Kasama na rin yung aklat na ito, yung Pilipinong Banwa, no? Pilipinong banwa sa mundong Milano-Polinesiano. Oh, na nagpapakita ng common features ng Pan-Malayan identity. Yung kung paano tayo very much attuned with the our Austronesian brothers and sisters to culture. Oh? So ayun, eventually nagkaroon na nga ng time na binili ko yung libro nila. Ewan ko, binili ko. Basta yung Pantayong Pananaw, Ugat at Kabuluhan, yung inedit ni Vic Villan, ni Jane Rodriguez, at saka ni Atoy Navarro, yung mga sinulat ni Dr. Salazar tungkol sa Pantayong Pananaw. Berdeng libro, wala akong kopya ko dito eh. Sabi ko, hindi ako babalik kay Salazar hanggat hindi ko siya nababasa. So, binasa ko ulit para maintindihan ko. Para pagharap ko sa kanya, meron akong ano, may isasagot. Kasi gano'n si Salazar, sarap kausap. Kung may alam ka, masarap siyang kausap. So, syempre, bata pa ako noon. I was still a very young teacher at that time. So, from a student, naging teacher na ako, sabi ko, hindi ko aharapin si Salazar hanggat hindi ko nababasa yung Pantayong Pananaw. Yun na tinuro ko sa estudyante ko. No? So, naswertehan ko kasi hindi ko siya naging teacher in the formal sense, but more of on a mentoring sense. Doon ko na naging teacher si Salazar. So, doon nag-start yung aking relationship with him. So, kumbaga, siya yung naging tatay-tatayan ko sa akademya, siya yung tatay ko sa akademya, tulad ng pagiging ina ko si Milagros Guerrero, no? Bilang isang historiador, no? So, ayan. Okay, walang autobiography si Bathala, pero ang biographer niya ay si Atoy Navarro. Gumawa na siya ng maliit na aklat, no? Bayan at I forgot, ano? Basta meron na siyang aklat eh, si Professor Atoy Navarro. No? Again, Rogendem Marnil Biernesa Nemenso, i-contactin nyo si Arvin Pingul, siyang nakakaalam ng kung paano bumili ng aklat sa bagong kasaysayan. Ayan, meron daw siyang doon niya Milayo, ginugel translate ko para maintindihan, kaso nabasa nung Odette. Bili po kayo kay Arvin. No? Dave De La Cruz, kung may Dr. Seuss ngayon, may Dr. Shaw ngayon. Ako, mahirap po yan. Kasi iba yung Dr. Salazar, ibang level yun. Oo. Sige. Yan. Hello, Maria Agnes Jugo Marcelo. Nandito rin si Ana Cobalyes. Hello, hello. Sige. Tuloy natin yung kwentuhan. Okay, punta natin yung Pantayong Pananaw. Meron pa ba ako na? Okay, by the way, may iba pa siyang aspekto. Siya yung isang makata. So meron siyang aklat, mga tula ng pag-iral at pakikibaka, salin at katani si Eus A. Salazar. So meron siyang mga tula, no?
At yun. At yung mga monograph niya, kasi lumakas yung bagong kasaysayan sa Department of History noong late 1990s. So, nandito yung ilan sa mga lathalain ng bagong kasaysayan. Ito yung lathalain 1, ang real ni Bonifacio bilang teknikang militar sa kasaysayan ng Pilipinas. Dito niya tinitingnan na si Bonifacio ay may military strategy na ginagamit ang sinaunang mga idea ng mga Pilipino. At ito yung tinatawag nating ilihan. Yung pagpunta sa mga kabundukan at mga matataas na lugar at mga gubat at mga yungib. Ito po yon. Ito naman yung wika ng himagsikan, lengguwahe ng revolusyon, no? Na isang aklat na pinapakita dito yung dambuhalang pagkakahating pangkalinangan. Ayun. Isa pang ambag ni Salazar sa pag-aaral ng lipunang Pilipino at kasaysayan ay ito. Na noong nagkaroon ng ilustrado, nahati ang Pilipino. So kung dati, mayroong diwang bayan ang lahat ng mga Indio, pati na rin yung mga kasama yung mga nasa yung tinatawag na katutubo kasi nanggaling tayo sa Austronesians. Noong mag-aaral ang mga ilustrado after the Galleons, sabi nga ni Benito Legarda, no? After the Galleons, na open yung economy, yumaman yung ilang Indio, nagkaroon ng dambuhalang pagkakahati kasi na-westernize yung mga Pilipino na nag-aral sa Europa at sa mga universidad dito. Nung na-westernize sila, nagkaroon sila ng ibang pananaw sa kasaysayan, sa lipunan, na yun ang gusto nilang ipatupad. Kaya nga, hanggang ngayon, may aaway yung Aguinaldo Bonifacio, EDSA 1, EDSA 2, etc., etc. Yung pagkakahati ng elite at ng mga nasa bayan. So yun yung dambuhalang pagkakahating pangkalinangan. Isang pamana ni Dr. Salazar yan. Madami siyang pamana. No? Ang kartilya ni Emilio Jacinto at ang diwang Pilipino sa Agos ng Kasaysayan. Isang malaking contribution ni Salazar sa kasaysayan natin. Isa pag-aaral natin ng psikolohiyang Pilipino, psychology. So hindi lang siya history, hindi lang siya anthropology, psychology din siya. Ay yung tinatawag na konsepto ng ginhawa. Ayan. Kasi sa Katipunan, lumalabas yan sa mga sinulat ni Jacinto. Oh, kaginhawaan, ginhawa, ni na Bonifacio, kaginhawaan, ginhawa. So, sinabi niya sa kanyang pag-aaral ng psikolohiyang Pilipino, aligned dun sa kapwa ni Virgilio Enriquez at saka dun sa alegorya ng banga ni Prospero Cubar, no, na yung kalooban, diba, na ang tao pinakamataas sa kanya ginhawa. Kasi pwedeng may sakit ka, mayaman ka nga, may sakit ka naman. Diba tingnan nyo yung sa Can't Buy Me Love? Mayaman nga yung mga tsu, pero hindi sila gumiginhawa. Mayaman lang sila, pero hindi gumiginhawa kasi puro sila problema. Diba? So may sakit ka nga, mayaman ka nga, pero mayaman ka nga, pero may sakit ka nga, wala kang ginawahan. Diba? O, matapos na yung Can't Buy Me Love. O, Lone Pabalya, The Great Cultural Divide. Sabi ni Lone Pabalya. Dave De La Cruz, alam mo, sana maisama daw sa national artist o makatanggap pa lang ng honor o medalya mula sa Pangulo. Well, hindi siya agree doon sa Pangulo ngayon, ano? Although, ay, may complicated story. Pero, sa national artist, baka mahirapan. Kasi, yung mga historian kasi national scientists yung mga yan eh. Although, problema, pag national scientist, dapat member ka ng National Academy. Ah? Eh, kaso, National Academy of Science and Technology, NAST. Eh, hindi naman lahat ng historian member nun. Yun ang problema. Kasi ang artist, lumilikha. Ang historian, supposedly, although lumilikha siya ng naratibo, hindi siya talaga nag-iimbento o nagiging, kumbaga, yung creativity. Hindi. We are basing it on evidence, documents. Diba? And oral tradition. Oh. So, yan ang makikita natin dyan. So, grabe, hindi ko na mabilang kung ilan yung pamana ni Sir na nabanggit ko. Oh? So, siguro ganito.
Puntahan muna natin. Gusto kong magbigay ng isang pagbati, no? Yung pagbati. Ano bang pagbati? Ah, sige. Si Dr. Salazar po ay maraming ambag tungkol sa sinaunang bayan. Ito po yung mga interview sa kanya doon sa Quincentennial Series na ginawa namin ng National Historical Commission of the Philippines at saka na National Quincentennial Committee tungkol sa mga sinaunang Pilipino. So, panoorin natin itong itong clip na ito na nagpapakita ng asan ba yun? Ito na lang. Yeah. Ng kanyang mga ano ba yan? Ba't hindi ko magawa? Yan. Okay. Ito, ito. Pakita ko. 4 minutes. Sige. Ito yung ilan sa mga naratibo ni Salazar ukol sa ano yung mga pananaw niya tungkol sa sinaunang bayan. Isang expertise po niya talaga yan. Isa sa mga ambag niya ay ang pagpapakita ng sinaunang bayan sa ating kasaysayan. Yung in emphasis na hindi ito pre-colonial. Hindi ito pagtatanghal ng kolonyalismo, kundi yung nauna pa nating kultura. Kasi pag sinabi yung pre-colonial, parang ang mahalaga yung colonial eh. Parang prenatal tsaka postnatal. Diba? Ang mahalaga yung pagkapanganak. Pagka pre-colonial tsaka post-colonial, ang mahalaga yung kolonyalismo. Sinasabi ni Salazar, huwag natin gagamitin yung termino na yan. Huwag yung pre-colonial na yan. Gamitin natin sinaunang bayan. Oh, sige. So tingnan natin yung kanyang mga sinasabi ukol sa sinaunang bayan. Butuan eh, nandiyan na kung ang pagbabatayan ay yung Laguna Copper Plate. So 900 AD, nandun na ang Butuan. Ngayon nakikita ko na ano nang ang tunay na unang Pilipinas ay yung ugnayan ng Mai at Butuan. Ibig sabihin Mai at Butuan at Laguna area Tondo, no? So ito ay isang kapangyarihang dagat, Talasocracy. Na ganun din yung Sriwijaya. Siyempre meron silang mga tunay na nahawak ang mga lugar, pero ang pinaka-importante sa kanila yung ugnayang pandagat komersyal at kultural. Sa Bisaya na replace yung anito, yung the term anito ng diwata. Bagamat ang tawag nila sa ritual ay mag-anito. So nandun pa rin yung ritual, pero yung katawagan ay Indian, no? Sanskrit, Devata ay Sanskrit. Aside from the fact na tulad ng tinangka kong ipaliwanag, nandoon yung Budismo sa Laguna na nandoon din sa Butuan. At alam natin na si Tara ay isang napaka-importanting diyosa ng Budismo sa Silangang at Jawa. At hindi lamang dyan, si Tara ay isang diyosa ng mga manlalakbay. Alam natin na ang sandugo ay isang paraan ng ating lipunan upang sa individual maging magkapatid yung dalawang individual. O sa individual, babae at lalaki, maging magkapatid din. Maaring hindi sila maging mag-asawa, ngunit ang kanilang katapatan sa isa't isa ay forever. Napaka-importante yung sandugo bilang tanda ng malapit na ugnayan ng tao, no? May katapatan, loyalty, no? Honesty. Isa pang okasyon ng sandugo ay tinatanggap ka ng buong lipunan, bayan, dahil nakipagsandugo ka sa isang kasapi ng bayan na iyon, particularly pinuno. Kaya, kung nakipagsundugo sina Pigapetta, ang intensyon ng mga Pinoy, mga Bisaya, ay tanggapin sila doon sa kanilang bayan.
Pero hindi ko alam kung ano ang nasa isip ng mga foreigner. Kasi nung panahon ni Legazpi, ang interpretasyon ng sandugo ni Legazpi ay sinasakop na nila yung mga Pilipino. No? Nagkakaroon tayo ng sandugo kasi subject na kayo ng hari ng pintano sila dahil ang pagtatato ay may kinalaman sa pagiging bagani. Hindi ka pwedeng maging bagani kung wala ka pang accomplishment, no? O pinatay. Kaya kung ang tattoo mo ay buong katawan, mag-ingat ka doon sa buong katawan na tinato dahil marami nang napatay yun na kaaway. Yon mga kaibigan, palakpakan. Alam niyo mabibitin tayo sa ano, parang ang sarap nitong pag-uusap natin, ano, kahit nag-iisa lang ako, pero kasama ko naman kayo at nagtatanong-tanong kayo dito. Ang ganda, mabibitin ako. Oo. Napakayaman ng talakayang ito, sabi, salamat po. Roderick Alo, Vic Tioson, salamat po. Alam nyo, una babatiin ko muna, no? Bago natin pag-usapan yung pantayong pananaw. Kasi kita nyo, ganda nung mga sinabi ni Dr. Salazar. Parang hindi kasi yan natuturo masyado noon. Kasi tiba, pag tinignan nyo si Teodoro Gonzalo, again, hindi ko minemenos si Teodoro Gonzalo, idolo ko yan eh. Si Gregorio Saide, idolo ko rin yan. Ako, walang kasaysayan ng Pilipinas kung wala yan dalawang yan. Kaso, tandaan yung mabuti ito. Nung panahon nila, syempre, kakaunti pa lang yung alam natin tungkol sa sinaunang bayan, tapos galing pa sa mga dayuhan yung perspektibo. Kaya parang ang dating, ayaw nilang i-emphasize kasi parang nabubuhan sila sa atin. Yung mga ibang historiador, hindi naman sinagonsilyo, ano? Pero ang dating nga, hindi mo pwedeng isabihin na ano na, na kasi hindi talaga natatalakay ng maayos yung sinaunang bayan. Kaunti, pag tinignan mo, kaunting-kaunti yung nasusulat ukol dyan. So kaya nga, ang talagang magandang ano, nangyari, sinimulan ng mga katulad ni Salazar, mayroon din mga nauna pa, tulad ni na Solheim, di ba? Pero alam mo yon, talaga si Salazar in-emphasize nila na makukuha natin, maintindihan natin yung kasaysayan ng Pilipinas pag tinignan natin yung mga konsepto ng sinaunang bayan. Alam mo yon, sobrang wow, oo nga, no? Tingnan mo yung kapatiran, pwede nating maintindihan ng kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng kapatiran. Pwede nating tingnan ang kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga konsepto ng kaginawaan. O kaya konsepto ng gahom tulad ng pinapakita ni na Maifel Paluga, no? Sa konsepto ng ano ng mga kung sino yung mga pintados, yung mga bagani tulad ng pinapakita ni Vicente Villan, no? Marami, alam mo pwede nating makita yung kasaysayan natin sa mga lente ng mga dalumat o concepts ng sinaunang bayan. At hindi lang no sinaunang bayan, pati yung ngayon halimbawa sa thesis ko tungkol sa Nazareno, tinignan ko ang Nazareno, ang translasyon sa konsepto mula sa Devoto, at ito yung konsepto ng salya. At ang konsepto ng salya o yung pagtutulak para maayos yung posisyon ay tinatawag nating bayanihan. Yan yung konsepto ng salya. Diba? So, yun yung ano, no? Tama naman. Yeah. So, yan ang makikita natin dyan. So, sige. 8:43 na po. Naku, mabibitin talaga tayo, mga kaibigan. Gusto ko kasi, ito, ipapakita ko lang sa inyo. Ito po yung celebration ng birthday ni Dr. Salazar noong isang araw. No, tawag dito. Andali, bakit ang liit nung ano? Ang liit nung picture. Sandali lang ha. Dagdag natin. Sandali lang. Gusto kasi ipakita yung picture sa ilang mahalagang larawan nung celebration namin. No? Na nagbayanihan kami ha. Ibig sabihin na nagambag-ambag pa. Pumunta kami sa birthday party ni Sir at nagkaroon ng ambagan para lang magkaroon ng magandang pagkain at merong si Atty. Falor
binigay niya yung kanyang yung siyang nag-provide ng venue, yung Atencion Libunang Hall sa UP Diliman na napakagandang venue, tapos nagambag-ambag ang mga tao sa pagkain. Si ang naging isa sa mga organizer namin si Dr. Mary Jane Rodriguez Tatel, isa sa mga haligi at tinatawag kong ina ng pantayong pananaw. Nandiyan din yung si Carlos Tatel na kanyang asawa na siyang naging treasurer, no? Si Myra Gallardo na co-founder ng UP Lipunang Pagkasaysayan. Alam niyo ba na ang pagkakatatag ng adhika ng Pilipinas ng UP Lipunang Pagkasaysayan may kinalaman si Dr. Seo Salazar, yung muling pagkakatatag ng likas. Makikita natin ang kasaysayan na yan. Ito, makasaysayan to, aklat na to eh. Kasi ito yung proceedings noong 1989, 200 years ng plano ni Rizal na Filipinologist Conference, ay yung unang-unang konferensya kung saan itinatag ang adhika ng Pilipinas. No? Ito yung 1989. Nandito yan, no? Sa aklat na yan. At yun na nga, same time na itinatag din ang UP Lipunang Pangkasaysayan ng yumaong LC Ramos na kamamatay lang, Attorney LC Ramos, na kamamatay lang 2 weeks ago, at ng kanyang kaibigan si Attorney LC Ramos. Myra Gallardo. So Attorney LC Ramos and si Attorney Myra Gallardo. So UP Lipunang Pangkasaysayan, na ang una nilang presidente at siya yung talagang isa sa mga, yung estudyanteng nag-push naman nito para mailabas ay si Ferdinand Llanes. O, na mga una din noon, nauna, sila yung mga, kumbaga, sila rin ay mga magagaling na estudyante ni Dr. Salazar, si Ferdinand Llanes. O, so, yan, ano? Ayan, sige. So, ayun, teka. Cory Ikong, mabuhay daw ang pantayong pananaw. Ito yung matapun natin dito, no? Oo. Salamat po. Okay, sige. So, gusto ko, bago tayo pumunta doon sa pantayong pananaw, panoorin natin yung isang pagbati kay Sir. Ay, teka, sabi ko na ba yung ano? Napakita ko na ba yung pictures? Hindi pa, no? Ah, hindi. Napakita ko na yata. Ah, napakita ko na. Ito. Yan. Tingnan nyo po. Ito yung mga pictures namin. Noong birthday ni Dr. Salazar, ayan, no? Ito sa photo booth. Oh. Siyempre ang talagang talagang tumunghay sa kabutihan at magandang kalagayan ni Dr. Salazar ay si Dr. Carmen Peñalosa, na ating pinasasalamatan ngayon. Siyempre, no? So nandiyan po kami. At yan si Dr. Carlos Tatel, no? So yan, nagsaya kami sa photo booth, no? Kasama namin siya sa photo booth. May libreng magnet, ano. Ito po si Professor Myra Gallardo, no? Siyempre kasama din namin si Rolls Elan Maningas, no? Si Attorney Falor, no? Sino ba yung ating mga kasama natin diyan? Alam mo, madami ho, eh, nagbayan yan talaga. Si yung core natin. Core. Yung mga core people, alam mo, hindi ko masasabi lahat ng pangalan, ano, sorry. Pero ang dami yung nagano dito, nagambag sa ano, no? Atoy Navarro, syempre. Si nabanggit na si Carlos Tatel, ang mag-asawang Tatel, Rodriguez Tatel at si Carlos Tatel. Carmen Peñalosa, Falor Vargas, Myra Gallardo, Nadia Absede, Rolls Elan Maningas. Syempre, alam nyo, yung mga gumawa nung ABP niya, no, nagpapasalamat din tayo. Syempre, nandyan si Mabi. No, Mabi Vargas at saka si Sherazad Vargas, yung mga gumawa ng Lobo, at saka yung gumawa ng kasama natin, gumawa ng programa si ano, si sino yun? Si Trixie Carino, syempre, no, kasama natin. No, salamat po. No? Sharon Maminta, no, nandyan din. Arvin Pingul, syempre, kasama natin. Yung mga gumawa ng Lobo na sina si Ray Marison tsaka si Maricel na kanyang asawa at iba pa mga kaibigan natin. Salamat po. Nadami pa po, no, na mga iba pang kasama natin. No, ayan, no. Jonathan Balsamo, kumuha ng larawan na ito. Si Emil Torres, Emil Mendoza pala, I mean, ay
ay kasama din sa nagkumuha ng mga larawan. Dumating po ang walang iba kundi ang mahal nating kasama ni Dr. Salazar na nagtaguyod ng Filipino Social Sciences o yung Indigenous Social Sciences, ang Agham Panlipunan ng Pilipino. Wala pong iba o pagsasakatutubo ng Agham Panlipunan ng Pilipino. Wala pong iba kundi ang ama ng Pilipinolohiya sa Antropolohiya, Dr. Prospero Cobar. O kasama natin. O marami yung nandun, sila Dr. Carlos, si Carlos Natel, si Lars Ubaldo, nandun ang mag-asawang Romel at Tara Reyes, Dr. Tara Reyes, Dr. Romel Hernandez, si Maui na kanilang anak na lumalaki na rin, ang mag-asawang Makapinlak, no, ay pumunta. Hindi ko na mababanggit lahat ang mga batch ni na Janet. Hello po, no? Siyempre nandiyan si Professor Abejo, no, nandiyan, no? Si Makatangay, si Sir Mac, no? At yan, may cake pa si Doc. Madami, nandun din sina Armin, yung bagong generasyon. Nandun silang lahat, si Axel Tugano, si Papi. Naku, marami akong hindi mababanggit. Pero salamat. At nagawa natin ang pagbabayanihan, no, para magawa ang 90th birthday ni Dr. Salazar at mapasaya natin ang isang taong naggabay sa atin bilang isang bilang mga estudyante. So, mag-play ako ng isang katangi-tanging pagbati kay Dr. Salazar na nagpapakita ng complexity. Gusto ni Salazar yung mas complex, yung hindi yung puro pinupuri siya. No? Kasi sabi nga niya, naging 90 years old siya. Kasi sabi niya, ang masamang damo daw, mahirap mamatay. So, sige, kukuha tayo ng pagbati na medyo complex na kinikwento yung kanyang pagkatao. Punta natin yung pagbati ni S. Lily Mendoza, no? Na isa sa mga sumulat din ukol sa pantayong pananaw na may kinalaman naman sa kung paano ginagamit ito ng diaspora para magkaroon ng identity, no? So ito po si S. Lily Mendoza, ang kanyang mensahe po ay tumatagal ng 5-6 na minuto. So tingnan natin. Hello, mahal na Zeus. Isang mainit na pagbati sa iyong kaarawan. Wow, 90 anyos. Isa na namang makasaysayang dekada sa buhay ng aming pinakamamahal na guro, tatay ng bayan, pinakarespetadong lakay o elder. Marami akong maaaring sabihin patungkol sa iyo, mahal na Z. Pero alam mo ba kung kailan at saan ang ating naging unang pagtatagpo? Marahil ang naaalala mo ay yung ating makailang beses na pananghalian sa cafeteria ng Home Economics sa UP para interbihin kita para sa aking disertasyon. Pero lingid sa iyong kaalaman, hindi yon ang ating unang enkwentro. Nakaukit sa aking alaala yung isang insidente noong People Power Revolution. Kasali pa ako noon sa ISAC, Institute for Studies in Asian Church and Culture. At meron kaming malaking banner dun sa kung saan ang aming encampment sa EDSA. Bago noon, kilala na kita, kahit sa pangalan lang, bilang batikan at kontrobersyal na figura sa Departamento ng Kasaysayan sa UP. Ang tawag sa iyo noon pa man ay Doc Z. Ito ay aking napag-alaman mula sa aking kaibigan na si Bolet Lopez na sa pagkakaalala ko ay isa sa iyong mga dissertation advices. Anyway, so andun ako sa EDSA kasama ng ISAC contingent na lahat ay Kristiyano. Hawak-hawak ko ang isang flyer ng aming posisyon patungkol sa rehimeng Marcos nang naaninag kita parating. Napansin kong nilingon mo ang aming streamer. Aba, si Doc Z yun, sabi ko sa loob-loob ko at nagmamadali ako lumapit para magabot ng flyer. Alam mo ba, inisnab mo ang beauty ko. Di hamak na tinanggian ang inaabot na flyer. Sabi ko, itong si Doc Z talaga, true to form, napaka-arrogante. Porket marahil allergic sa anumang may kinalaman sa Kristyanismo. Nginitian pa naman sana kita at balak kong magpakilala. Natatawa ako tuwing naaalala ko ang pangyayaring yon.
Fast forward ng isang dekada noong mga 1997. Noong panahong yon, matagal ko nang pinag-aaralan ang diskurso ng indigenization sa atin. Karamihan sa pamamagitan ng balangkas ng sikolohiyang Pilipino at pantayong pananaw. Nailathala ko na rin ang aking kauna-unahang artikulo sa Estados Unidos na may pamagat na Nuancing Anti-Essentialism, A Critical Genealogy of Philippine Experiments in National Identity Formation na nakatutok sa pantayong pananaw. Ito ay lumabas sa isang volume na kinalap ng mga batikang critical race theorists sa bansa. Nang nilapitan kita para interbyuhin nung panahong ito, hindi mo na kinayanang isnabi ng beauty ko. Sa totoo lang, nadiskubre ko na ang sikreto pala ng pakikipag-ugnay sa isang arrogante at supladong henyo na tulad mo ay ang pagkakaroon ng matalas na pag-iisip at kakayahang makipagbuno sa iyo nang walang pangingimi basta ang pakay ay ang kapakanan ng bayan. Doon ko na nakita ang laki ng iyong malasakit na makapagbigay tulong sa mga nakababatang scholar na tulad ko noong panahong yon, nakababata, ngayon hindi na. Sa likod pala ng iyong panlabas na anyo na animoy kakainin ka ay isang mapagbigay, matulungin at mapagmahal na guro at kaibigan. Hindi kalabisan ang sabihin ko na malaki ang utang na loob ko sa iyo, mahal na Z, sa aking paglago bilang isang Pilipinong intelektual. Sa iyo, nakita ko ang isang halimbawa ng walang takot na pagdadalumat sa harap ng mga dambuhalang diskurso na mula sa mga mapanakop na lugar sa mundo tulad ng kanluranin. Nakakatawang pansinin ang lawak at lalim ng iyong patuloy na impluensya sa paghubog ng kaisipan at kamalayan ng mga sumusunod na henerasyon. Dahil sa iyo, umusbong at napalago ang isang panibagong diskurso na naglalayong iugat ang produksyon ng kaalaman sa ating mga sariling wika, pananaw at paninindigan. At sana alam mo na malaking bahagi ng iyong makabuluhang pamana sa amin ay ang patuloy na pagtutunggali ng mga ideya at paninindigan kahit na pa o lalo na mula sa iyong pinakamatapat na mga disipulo. Patunay ito ng paglago ng mga binhing ipununla at ng kasiglahan at bisa ng pagsasanay sa kritikal na pag-iisip na lubos na kinakailangan sa ating mundo ngayon. Kaya mahal na Z, sa pagdiriwang ng iyong ikasyam na dekada ng iyong buhay, nais kong magbigay ng aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng natutunan ko sa iyo. Naway biyayaan ka pa sana ng maraming marami pang taon sa hinaharap. Nagmamahal si Lily. Iyon mga kaibigan, S. Lily Mendoza. Alam niyo si Ma'am S. Lily Mendoza, yung aklat niya tukol yung Between the Homeland and the Diaspora. Yan ang pinakamagandang English version na explanation ng Pantayong Pananaw. At naka-upload po yung part ng Pantayong Pananaw sa Google. Sa internet. So pwede niyo i-Google 'yan. Okay? So yun po. It's 8:57. Na-try nating tapusin ito ng maayos. Tingnan ko lang yung mga pagbati niyo. Sorry kasi alam niyo nawawala yung mga ibang mga pagbati niyo. Hindi ko makita lahat. Pero Mark Reyes, pinahid ko kanina sa imahen ni Tata Tonyo de Padua, yung panyo ko sinyo, dumaloy na ang gahum mula sa sanktuaryo para sa kaginawaan ng kapatirang mystical. Ayan, naiintindihan mo yung sinasabi ni Dr. Salazar, Mark Reyes. Kate C. Canea Aluznelav, kung masayang malaman ng kasaysayan, napaka makasaysayan. Worthy May Secretaria Azorin, Aldrin Agravante. Dave De La Cruz, sa Theology Census Fidelium ang ginawa mo, Dr. Shaw. Salamat po. Census Fidelis mula sa dokumentong Lumen Gentium ng Vatican II. Kailangan nga po pala mababasang. Justin Dison, message mo ako, bibigyan kita ng kopya. Ayan, Chelsea Madiklom, favorite line ko ni Mr. Chudora Gonzalo from Tong History, I don't give a damn. Dave De La Cruz, sana may part 2 ang gawing weekly class with Dr. Shaw.
on works and thoughts of Dr. Seuss, primary source si Doc Shaw. As at pagkataon ni Sir, pero mas maraming primary source. Alam nyo, I'm now thinking, let's discuss, kahit na hindi naman ako masyadong magaling, historiography in kasaysayan kay Saya. Paano isinulat ang kasaysayan ng Pilipinas? No? Tingnan natin kung makakaroon tayo ng mga pagkakataon, topics na ganyan. Oh, Roderick Alo, napakayaman ng ng talakayang ito. Justin Dison, nice na sana niya tahakin ng pagpapalawik ng public history o kasaysayang pangmadla sa thesis ko. Ano po ang may re-recommendan yung paraan ng pagtahak na mas komprehensibo sa artikulo niyo noong 2019 hinggil sa pagpupunyagi pa sa disiplinang ito? Malawak masyado kaya magde-delimit tayo. Message mo ko. I heard of Dr. Salazar nung may nakasabay akong tiga-UP mag-apply sa teleperformance noong 2009. Doon na kinuwento sa akin yung pantayong pananaw, sabi ni Tymon. Ayan, no? Lord Pabalya, great cultural divide. Pop, sa opinion niyo po, ito maganda yung tanong ni Joshua Rogan. And binibining si MG, good evening daw. Joshua Rogan, pop, sa opinion niyo po, sa nagbabagong panahon po natin ngayon, mga nagbabagong ideya, konsepto, pananaw, masasabi niyo po ba na may banta sa pantayong pananaw sa kabila ng pagbabagong ito? Alam niyo, sa totoo lang, mas lumalakas nga yung pantayong pananaw ngayon kasi the more that we become a globalized, the more na dapat ma-retain natin kung sino tayo while we are globalizing. Hindi natin nire-reject ang globalisasyon. Pero mas makakaharap tayo sa globalisasyon kung kilala natin ang sarili natin. Ano ba itong pantayong pananaw na ito? No? Tingnan natin. Ano? We're going to watch a video. 3 minutes lang ito na nag-explain ako kung ano yung pantayong pananaw sa Showtime. And then tapusin natin. Let's have our final thoughts. And siguro, tuloy natin yung ating discussion some other time. Pero sige, punta natin yung pantayong pananaw para masagot yung tanong natin. Ano ang pantayong pananaw na isa sa mga nakasama sa tinatawag natin na pamana ni Dr. Seuss Salazar, ang pantayong pananaw. Ito ang short summary ng pantayong pananaw mula sa Showtime. Ako ay Pilipino. Sa atin naman pong pagbabalik sa kasaysayan, alamin natin ang kasaysayan ng mga Pilipino sa wika at punto de vista. Narito si Shaw Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Mga kasaysayang araw po, it's Showtime! Ngayon ay kapwa buwan ng kasaysayan at buwan ng wika sa ating bansa. Ngunit, problematiko ang dalawang aspekto na ito ng ating pagkabansa. Bakit? Sa matagal na panahon, dahil ang history ay written record of past events at naniniwala ang mga tradisyonal na historiador na no documents, no history, aba, tanging ang mga sinulat ng mga dayuhang mananakop ang naging batayan ng marami sa ating nalalaman ukol sa ating nakaraan. Dahil hindi naman nagsisulat ang ating mga ninuno. Kaya naman, nadala din natin ang kolonyal na pananaw ukol sa ating sarili na mas mababa tayo kaysa sa dayuhan at lahat ng magagandang bagay at ang ginhawa ay nagmumula sa dayuhan. Gayun din, dahil sa masyado nating pagpapahalaga sa dayuhang wika, nagkaroon ng pagkakahiwalay ang mga nakapag-aral at ang bayan o masa. Ang maaklat pang kasaysayan ay karamihan nasa Ingles, ang wikang akademiko. Paano mababasa ng balana? Minamaliit din ang sinumang hindi marunong mag-Ingles o nagdidiskurso sa sariling wika. Saan bansa kami nakakita na ang sinumang magsalita ng sariling wika sa klase ay pinagmumulta ng piso bawat salita na tila krimen na mahalin ng sariling wika? Kalokohan, hindi ba? Kaya naman, dinalumat at pinaunlad ni Dr. Zeus A. Salazar mula sa UP Departamento ng Kasaysayan ang isang eskwelang pangkaisipan na nanggaling sa Pilipino at ikinikwento sa Pilipino. Gumawa siya ng sariling salita ukol dito, pantayo, pantayong pananaw, mula sa salitang tayo. Sa madaling salita, ito ay mga kwento at kasaysayan ng Pilipino na isinasalaysay ng mga Pilipino para sa mga Pilipino. Ano ang kaibahan nito sa ginawa din na Jose Rizal, Teodoro Agoncillo at Renato Constantino na sumulat sa dayuhang wika pero nasyonalista? Well, dapat ang pagkukwento ay nasa wikang naiintindihan ng halos lahat. At sa panahong ito, ito ay ang wikang Filipino o Tagalog. Ayon kay Salazar, nung unang panahon bago dumating ang mga Espanyol, pantayong pananaw ang humiiral sa pagkukwento ng mga epiko at iba pang kwentong bayan ng bawat grupo ng tao sa Pilipinas. Pook ang tawag sa kultura na pinagsasaluhan ng isang grupo ng
tao. Ngunit, sa pagdating ng panahon, nagsulat ang mga Espanyol ng mga ulat ukol sa mga Pilipino na inuulat nila sa mga kapook na Espanyol na tinawag niyang pansilang pananaw at nagsalaysay din sila sa mga Indio na hindi nila kapook na tinawag niyang pangkayo. Pagdating ni na Rizal at ng propagandismo, ipinagtanggol nila ang mga Pilipino pero ang audience nila ay mga Espanyol sa wikang dayuhan kaya tinawag ni Salazarito na pangkami. Ang diwa ng pantayong pananaw ang nais itatag ni Andres Bonifacio at Emilio Jacinto nang isilang nila ang bansa noong 1896. Ngunit, ngayon makikitang hindi paganap na nangyayari na nagkakaintindihan tayo. Dahil sa edukasyong Amerikano, maraming edukado ang nagsusulat sa Ingles at hindi nakikipagtalastasan sa mga mahihirap. Hindi pa nagaganap ang talastasan ng buong bansa na dapat isinasagawa sa isang maunlad na wikang pambansa na may mga salita mula sa iba't ibang wika nito tulad sa Japan at Thailand. Hindi ba mas maganda at maunlad ang Pilipinas kung nagkakaintindihan tayo at matibay na humaharap sa mga hamon ng daigdig? Ako po si Shao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Shao Time. Kaibyon, mga kaibigan, no? Yan ang short explanation kung ano ang pantayong pananaw. Pero para lang isusugan ko lang ng ano, no? Isang ito, maganda yung ginawa ni ano, Team Dakanay. Kasi ito dito mapapaliwanag natin kung ano yung pantayong pananaw. Tandaan natin na lahat tayo ay nanggagaling sa isang kultura. At yung kultura na yun ang nire-represent ng bilog na yan. Yan yung pook. Yung pook is not necessarily a place. But when you come to a place, there's a culture. Kahit ikaw ay mapunta sa ibang bansa, kung taglay mo pa rin yung kultura na yun, nasa pook ka pa rin ng Pilipino. So, halimbawa yan, tagapagpadala. Sino yung tagapagpadala? Pilipino, yung nagsasalita. Yung nakikinig, Pilipino din. So nasa loob sila ng isang pook, therefore, yung mga jokes nila magkakaintindihan sila. Ang jokes ng Amerikano, hindi mo maintindihan. Ang jokes ng Pilipino, hindi ka maintindihan ng Europeo. Ganun yun. Kasi may context kayo, may kultura kayo na sineshare. At sana, sa wika natin yun. Eh kaso, problema, di ba? Sa matagal na panahon, puro tayo wikang banyaga ang ginagamit natin. So paano mapapayaman yung talastasan? Eh sir, mga Bisaya, hindi naman mga nagsasalita sa Pilipino yan. Pero alam nyo, marami nang nagsasalita, lingua franca ng Filipino. Dahil yung Filipino, yan ang language ng mga teleserye na pinapanood mula Luzon hanggang Mindanao. Mula Sikulan hanggang Mabulis. Diba? So, kaya Pilipino na talaga. So, yun. Now, bakit ganun? Ibig sabihin ba, bawal na yung foreigner? Eh sa Pransya nga, kapag foreigner ka, gusto mong magpagsama sa kausapin with France, magfe-French ka. Magfe-French ka. Eh sa Korea, ganun din, magkukoreano ka. Eh sa Pilipinas, tayong nag-a-adjust sa mga dayuhan. Now, hindi natin sinasabi, maganda matutong mag-Ingles, nakakapagsalita ng Ingles, nakakapagbasa sa Ingles. I write in English. I write my Facebook posts a lot of times in English. Pero ang academic paper ko sa Filipino kong ginagawa. Dahil gusto kong magambag sa wika natin. Oh. So yun. Ang gusto lang naman ni Salazar, sabi niya, ano'y kaiba ni Salazar kina Jose Rizal, Agoncillo, Constantino? Simple lang, wika. Lahat sila nationalist. Pero si Salazar, gusto niya kausapin ng bayan. Sorry, kanina pa ako alas 4 nagsasalita. Tuloy-tuloy. Baka mag-iba tayo na schedule kasi tuloy-tuloy klasiko ng Tuesday. From 4 o'clock, wala akong pahinga. Hindi nga ako kumain nga ako. Mabilisan pa. Sensya na kayo. Magpapalit tayo ng schedule. Baka mag-Monday tayo this term. Sabi ni Karen Joy Cady. So, yun ang kaibahan. Gusto ni Salazar na kausapin ng bayan. Oh. At yun din yung diwa ng ginagawa ko. Hindi man ako singgaling ni Salazar, hindi man ako magaling na historiador sa mata ng mga kasama ko. Pero itong hindi nyo masasabi to ko sa akin na hindi ko ginawa yung diwa ng gusto ni Salazar. Kahit sabihin nyo hindi ako magaling, kahit hindi ako nyo sabihin na
na hindi ako historiador, kahit sabihin niyo pang hindi ako historiador, sinusumpa ako sa kamatayan ko. Ang sasabihin ng tao, ginawa ko yung diwa ng pantayong pananaw. At ito, yung kausapin ang bayan sa wika at sa kultura ng mamamayang Pilipino. Na kahit hindi akademiko, ay mayroong pakialam sa kasaysayan. Kahit gwardiya, kahit maninindiga, kahit bus driver, taxi driver. Yan po. Yan ang gusto ni Salazar na mangyari. Yan ang gusto ng pantayong pananaw. Patay na ba ang pantayong pananaw? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, pinapag-usapan pa rin siya sa senior high school, sa disciplines. At ang Bibala, by the way, may libro, Disciplines and Ideas in the Social Sciences. Na doon ang pantayong pananaw. Yun nga lang, sa English siya pinag-uusapan. Pero yun na nga, buhay na buhay kasi may pangangailangan. May pag-yearning, may kauhawan ang mga Pilipino. Dahil hanggang ngayon, yung vestiges ng colonialism, although unti-unti nang nawawala, nandyan pa din. Okay? So, J.R. Ababaw, thank you. Jesse Calling, Alfred Escalona Oriate, Justin Dison. Eto, Karen Joy Cadiz, malaki ang utang na loob ko sa'yo, Dr. Z. Akala ko dati tinuturo lang kasaysayan sa tanging tradisyonal na pamamaraan. Dahilan upang walang matutuhan ng mga mag-aaral, kundi litanya lamang ito ng mga datos, mga petsang mahirap matandaan at mga pangalang mahirap bigasin. Ngunit, dahil sa iyo, dahil sa pantayong pananaw, naging mas interesante pag-aaral ng nakaraan sa paraang Pilipinong perspektibo. Yan, Dave De La Cruz, si Roland Bacawili, hello. Opo, bibigyan kita. Mag-message ka po sa akin. Mariano Quiñones from Baler. Desalyn Nabong, hello. Hello, hello. Kumusta daw ako? Desalyn Nabong, sabi ni Desalyn Nabong. Oh, okay naman. Okay naman. Sorry yung iba, Victioson, Arjen Rivas. Sorry, hindi ko nabasa, nawawala. Hindi ko ma-recover lahat ng mga messages nyo. Oh, Andre Lupera, hello. No, oh, Rich Denal. Dami pa lang nagme-message, no? Oo. Oh. Pabataan lang gabi po. Tanong, may mga halimbawa po ba ng mas pagkakataon na na-misinterpret, na-misuse o na-misappropriate ang metodo ng pantayo? Alam nyo, ganito na lang. Some people would say na some misappropriated. Pero alam nyo, for me, lahat yan ay bahagi ng talastasang bayan. Kung ang iba't ibang mga isip, kasi ang pantayong pananaw, hindi naman dapat iisang isip namin eh. Ang pantayong pananaw, dapat ini-empower niya ang iba't ibang pananaw sa Pilipinas na mag-usap-usap. So I don't know sa misappropriation. Basta huwag lang nang babaluktot ng kasaysayan, walang problema. Huwag nang babaluktot ng datos. Ang pananaw pwede mag-iba-iba. Wala pong problema yun. Mark Reyes. So, nakikinig ang bayan kapag kinakausap siya sa sariling wika, sabi ni Karen Joy. Dave De La Cruz, mahal namin, Doc. Huwag kayo maniwala sa mga taong naninira sa'yo. Ginagawa mo ang diwa ng pantayong pananaw. Salamat, Dave. Oo. Para sa amin, Sir Shao, magaling ka po, sabi ni Rex Denal. Oo, J.R. Ababaw. Salamat, salamat, salamat. Darius Galof po, hello. Nagpunta kami sa birthday ni Sir. Salamat po. Sabi ni Andre Lupera, bata pa lang ako, kayo na po nila, Dr. Sios, ang iniidolo ko. Kasabay ng lahat ng magigiting na istoryador na meron ng Pilipinas. Kaya proud po ako at pinagmamalaki ko sa mga estudyante ko na kahit isang beses ay nakasama ko na po kayo. O, di ba, Andre Lupera? Oo. Justin Dison, kay Arvin Pingol ka bibili. Kay Arvin Pingol ka bibili. Message mo si Arvin. Ayan, oo. Sige, sa susunod, ganito na lang ha. Tapusin na natin to kasi I think nakuha nyo na yung punto ng gusto ni Dr. Sios Salazar. Siguro sa uli, ito. Tapusin na natin to dahil ayoko pong mag-overtime masyado si Bujay. Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo, mga kaibigan. Muli, salamat po. We have 178 watchers. I-try natin magpatuloy yung pag-uusap natin tungkol kay Dr. Salazar. Pag-iiba tayo na schedule,
dahil ang sama na ho nung lalamunan ko. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo, mga kaibigan. Una, nagpapasalamat ako na wala pa si Dr. Salazar doon sa video ni Ian Alfonso ng pangarap ng kahapon. Bakit? Kasi lahat po ng nasa video ng pangarap ng kahapon ay namayapa na. Si Dr. Salazar, hindi pa po namamayapa at patuloy po tayong ginugulo sa kanyang mga kaisipan in a positive way. Salamat, Dr. Salazar, kapiling ka pa namin. No? Complex kang tao, totoo yun. Sabi mo nga, maaaring isa kang masamang damo. Pero kung may naitulot ka sa amin na mabuti, ito yon. Noong nagtapos ako sa kasaysayan, sa kurso kasaysayan sa UP, sa palagay ko, napakagaling kong tao. Pero yun pala, magaling lang, marami akong alam, pero walang direksyon yung kaalaman ko. Yung pantayong pananaw, nabasa ko na noon. Pero nung naging teacher ako, doon ko lang siya totally naintindihan. At nung naintindihan ko siya, doon nagka-direksyon ang hindi lang ang aking pagsasakasaysayan na ito'y dapat ibinabalik sa bayan sa pamamagitan ng kasaysayan pangmadla. Pero na ito ay nagbigay din ng direksyon sa aking buhay. Na ang ginagawa ko, hindi lamang sa kasaysayan, kundi sa iba't ibang mga gawain ko, ay sana'y nakapagko-contribute sa bayan. Wala nang pinakamahalaga pa kay Dr. Seyo Salazar, kundi ang bayan. Marami sinakripisyo si Seyo Salazar dahil sa bayan. I'm sorry to say, pati pamilya na naisakripisyo niya dahil sa bayan. Sa pagkakaroon ng pagkupkop niya ng mga intelektual na bubuo sa bayang Pilipinas kahit na ito ay hiwa-hiwalay diverse at maraming kultura na makita natin ang kaisahan natin sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Na dapat kinakausap natin ang bayan sa wikang kanyang naiintindihan. Yan po ang pamana ni Dr. Seyo Salazar sa atin. Una, na may sarili tayong kakanyahan, kalinangan, sariling kasaysayan na pwedeng ipagmalaki. Number one, number two, na ang kalinangan ito at pagkakakilanlan ito ay bago pang globalisasyon, konektado na sa mga kapitbahay natin sa Austronesian world o Dunya Melayu. Yun ang basically tinuturo niya sa atin. At na dapat itinatanong natin sa lahat ng ating ginagawa, para kanino ba ang ating ginagawa? Diba? At sana ang sagot lagi ay para sa bayan. Okay? So sorry, hindi ko na kayo mababati lahat. Thank you so much for watching, 161 watchers hanggang ngayon. Muli po, ako po si Xiao Chua at lagi nating tatandaan, ang kasaysayan po ay kaysaya. Happy 90th birthday, Dr. Seyus A. Salazar. Mabuhay ang bagong kasaysayan at pantayong pananaw.